Hey guys, it's Faye and welcome back to my channel. So for this video guys, i-share ko sa inyo kung paano nawala yung mga pimples and pimple marks ko. So if you're interested, just keep on watching. So guys, yun na nga, i-share ko sa inyo yung product na nakapagpawala ng pimple and pimple marks ko. And I know na hindi pa perfect yung skin ko. Meron pa rin ako mga ilang-ilang marks dito sa aking face. Pero that's fine kasi hindi pa ako tapos gamitin yung set na yon. So guys, before we start, gusto ko lang sabihin na kung isa ka sa nakakaranas ng severe acne, pimple marks, textured skin or any skin problem, please don't think that you're less of a person. And also guys, please gawin mo to para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao kasi hindi mo kailangan ng validation ng kahit na sino. Disclaimer lang din guys that any product that I will mention on this video that worked well on me might or might not work well on you. Kasi guys, iba-iba tayo ng skin type, skin sensitivity, and also iba-iba din tayo ng preference. So guys, mag-start tayo dun sa mga tingin ko na naging cause ng acne breakout ko. So first is siguro yung pagsusot ko palagi ng mask. So I think this is Maskne talaga. Dahil dito, oh, as in, punong-puno yan ng pimples. So magpa-flash ako ng mga pictures ko dito. Makikita nyo guys na as in merong mga parang nana na yung iba kong pimples. So, una yon, tingin ko mask. So, second cause is tingin ko dahil lagi ako nagpupuyat. Since I'm a mom of a toddler, syempre, napaka-active ng mga toddlers. So, minsan, late na siyang natutulog. Minsan, 11 or 12. And then, after that, dun pa lang ako makakagawa ng me time ko. Alam mo yon, dun ako mag-cellphone, dun ako, kung ano yung mga gusto kong gawin, dun ko nagagawa. So, yun. Minsan, inaabot ako ng 2 or 3. Kaya, tingin ko, isa din yun sa naging cause. Third cause sa tingin ko dahil hindi kasi balance yung diet ko. In short, kahit ano kinakain ko. So, wala akong selan. As in, kahit ano kinakain ko. And wala ding limit. Fourth is dahil siguro hindi ako hydrated. Super kulang ng tubig sa katawan ko kasi minsan nalilimutan ko ng uminom. Next cause is sa tingin ko dahil kung ano-anong products yung nilalagay ko sa face ko since nagre-review nga ako ng mga products, lalo na ng mga makeups. And I think ito yung major cause dahil siguro minsan nakakatulugan ko na meron akong makeup. Since super pagod ka na, sobrang exhausting ng araw mo, nahiga ka and then boom, tulog na, dire-diretso. So magigising ka kinabukasan, meron ka pa ring makeup and ayan, meron ng tumutubong pimple. So sobrang guilty ko dito dahil ayun nga, minsan hindi ako consistent sa paglalagay ng skincare. Also guys, tamad din akong mag-skincare. Sobrang sipag kong mamili ng mga skincare products lalo na sa Watsons or any local brand. Pero pag maglalagay na, ayan, tamad na ako. Sobrang nakaka-happy lang mamili. Pero hindi naman ginagamit. To the point na yung asawa ko yung umuubos ng mga skincare na binibili ko dahil nanghihinayang daw siya. And isa pa siguro sa mga cause guys is, alam mo yun, pag may lumabas na, for example, may pimple dito, gusto ko siyang ipop. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko siya napapop. So yun, tingin ko isa yun sa nag-trigger sa mga pimple marks ko. So, yun na nga guys. Actually, ayaw ko na talagang tumanggap ng mga rejuvenating set. As in, dahil nadala ako, dami ng rejuve na natry ko na, na as in, sobrang sakit sa face, sobrang namula yung face ko. Meron din akong rejuve na natry na as in, grabe mag-peel. Alam mo, yun yung parang nasusunog yung mukha mo habang ina-apply mo, yung toner pa lang. So, binilin ko na dito sa bahay na walang tatanggap ng rejuvenating set for review. Pero si mami ko kasi, nireceive niya tong set na to dahil kasi friend niya yung nagbigay ng set nito, which is Miss Jen, Jen Akot. Nung nagsasort ako ng mga pinadala dito, nakita ko to, sabi ko, may bakit parang may na ligaw na rejuvenating. Sabi niya, try mo kasi si Ate Jen mo, gumanda yung face niya dahil dyan sa rejuve na yan. So, very skeptical ako nung una ko itong tatanggapin kasi nga ito na naman, rejuve na naman, ang sakit na naman nito sa mukha. And dahil nga sa joke ni mami ko, sabi niya, itry ko na. Dahil nga, very timely, sobrang dami ko talagang pimple nung time na yon. And nakita ko rin naman sa face ni Miss Jen na as in, very very much clear yung face niya, as in glass skin. So guys, before ko na-try itong rejuve na to, nag-research muna ako ng mga feedbacks.
So, nakita ko naman na maraming good feedbacks regarding this rejuve. So, ito na nga siya. Hindi ko napapatagalin. So, ito yung Ayesha Rejuvenating Kit. So, ito yung green, yung mild na variant nila. Ito yung ginamit ko. So, sa isang kit, kasama na yung rejuvenating toner. So, hindi ko pa siya ubos. Ayan. And then, rejuvenating cream. So, kasama din guys sa kit is yung sunblock gel. So, yung Kojic Flawless Soap. So, ito, pangalawang soap ko na siya. Kasi pangalawang kit na ako. Since, kailangan 1 month mo magamit yung isang buong kit. And yung isang kit is good for 2 weeks. So, syempre, nag-stock na ako. And lastly guys, ito yung pinaka-favorite ko dito sa set na to. Kasi unlike the other brands, di ba? Meron lang sila rejuvenating toner, rejuvenating cream, sunblock, and then yung soap. So, si Ayesha, meron siyang kasamang collagen with elastin cream. So, as in, grabe. Super love ko tong collagen na to. I think guys, itong si collagen with elastin. So, ito yung nakakatulong para sa skin repair since nagkakaroon nga ng micro-peeling dahil dun sa rejuvenating toner and cream. So, nagmo-moisturize din siya ng skin kasi hindi siya, alam mo yun, hindi siya dry na dry. Huwag tayo matuwa pagka ganun yung effect dahil hindi yun nakakabahanat ng mukha. Yun po ay sobrang nadadry niya yung skin natin. Kaya, as in, parang, alam mo yun, nababanat. Also guys, with the collagen cream, alam nyo ba, sobrang parang na-minimize niya yung pores ko. Kaya gusto kong pakita sa inyo kung gaano karami ng collagen with elastin yung nagamit ko. Ito, ayan na. Ayan na lahat yung collagen na nagamit ko. And alam nyo ba guys, naabutan ko na yung pagbabago ng packaging ni Ayesha ng collagen. So, ito yung bago nilang packaging. So guys, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano gamitin si Ayesha Rejuvenating Set. So, mag-start kayo syempre mag-cleanse ng face using yung Kojic na Flawless Soap. So, ako ginagawa ko guys, bibigyan ko kayo ng kit para makatipid. So, ginagawa ko guys, sinahati ko siya sa 4. Guys, alam nyo itong bar soap na to, sobrang tipid gamitin. Kasi yung sa akin, it can last up to 2 weeks. Pero kasama yun sa katawan ko. So, kung gagamitin mo lang siya sa face, siguro it can last up to 1 month. Experience ko dito sa bar soap na to guys, hindi siya drying and also hindi siya mahapdi sa face. As in, nadilinis yung face mo. At nakita mo na nakakatulong din siya na matanggal yung mga marks mo. Right after cleansing my face with the Flawless Soap, ito naman yung ginagamit ko, yung Rejuvenating Toner. So, I'm halfway on my second box, kaya kalahati na lang din to. Ayan, konti na lang. So, yung iba guys, ginagawa nila is nilalagay nila sa cotton pads. Pero ako, naglalagay lang ako ng few drops dito. And then, dinadab-dab-dab ko lang siya sa aking face. Guys, kaya ganun yung ginagawa ko is unang-una para makatipid ako sa product. Kasi syempre, nalalagay yung iba dun sa cotton pad. So, ito as indirect lang sa face ko. And one thing guys, kaya yung iba humahapdi yung face nila is dahil grabe sila makadrag ng cotton pad sa face. So, in that way guys, mas gentle sa face natin pagka dinadab-dab lang yan. At saka mas na-absorb daw ng skin. Right after ng toner, sa procedure nakalagay dito is isusunod mo na si sunblock. Pero ako guys, ang ginagawa ko is nilalagyan ko muna ng collagen. Yes, wala yan sa procedure pero ala lang sa akin lang yun. So guys, papakita ko lang sa inyo kung paano yung consistency ni collagen. So ganito siya, para siyang gel. Actually, para siyang soothing gel. Ayan. Ganyan yung consistency niya. And, ang sarap-sarap niya sa face. As in. And I think ito yung nakakatulong para magkaroon ako ng glass skin. Ayan. So, again guys, it's up to you. Pero ito, nag-work well sa akin. So, yun. After kong maglagay ni collagen, sinusunod ko na si sunblock gel. So, ito, maganda to kasi SPF 60. And papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Ayan. Color white siya. So, ganito yung consistency niya, guys. Ayan. Para rin siyang gel. Na parami lagay ko. So, nga pala, guys, yung scent nito is mild lang. Super mild lang ng scent. Hindi bothering. Kahit yung toner, hindi siya amoy alcohol. So, yan. Naparami lang lagay ko. Pero, yan. Ganyan si sunblock gel.
Maganda din siya, guys. Tapos, pag natuyo siya, para siyang, para siyang powdery. At night naman, guys, ito ulit, si Kojic Flawless Soap. And then, si Toner. After ni Toner, si Rejuvenating Cream. Ito si Rejuvenating Cream, guys. So, ganito yung itsura ni Rejuvenating Cream. Nung nakuha ko to, medyo light lang siya, parang dirty white. Pero, ayan, naging ganyan na siya. Pero, nabasa ko, guys, na mas okay daw to dahil parang nag-ferment something. Kaya, mas effective daw pag ganyan na yung kulay. So, guys, since I have textured skin, lalo dito sa part na to, dahil mapakialam nga ako, diba? Mahilig ako mag-pop ng pimples. So, syempre, nagkaroon siya ng, alam mo yun, bako-bako. So, yan, ngayon hindi na siya masyado. Ayan. So, ito is Diamond Essential for Glowing Skin. Also, from Ayesha Beauty Products. So, Scars and Stretch Mark Skin Repair Cream. So, ayan. Ganito yung itsura niya, guys. Sa gabi ko lang din to ginagamit. Ayan, paubos ko na siya. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Balik ko yung konti. Sayang. So, yan. Ganyan siya. Medyo malagkit lang siya sa unang lagay, kaya sa gabi ko lang siya nilalagay. So, yan. Ganyan yung itsura niya once nilagay. And yung feeling niya is super lamig sa skin. So, guys, nakalagay dito sa procedure niya is twice a day daw siya preferably nilalagay. Pero ako, sinasama ko lang siya sa night care routine ko since, ayun nga, medyo nalalagkitan ako sa kanya. This is Scars and Stretch Mark Skin Repair Cream. So, after ko maglagay ng mga yan, hinuhuli ko ulit si, asa na ang favorite ko, si Collagen with Elastin Cream. So, guys, laging pang finale ko si Collagen with Elastin Cream. Sobrang love ko to. Nakita nyo naman kung gaano karami yung hinord ko at kung gaano na karami yung nagamit kong collagen. Kasi ginagawa ko nga siyang mask. As in yung, alam mo yun, ang kapal-kapal. Tapos pagising mga sumaga, sobrang fresh. Ito, guys, yung game changer ni Ayesha. Kasi nga, of all the brands, ito lang yung tingin kong merong collagen. So, super wow to. Para siyang may benefits ng soothing gel. Meron ding mga times na alam mo yun, parang meron ako mga hives. Ito lang yung nilalagay ko. Nawawala siya as in. Napansin ko din, guys, na sa ibang mga rejuves na ginamit ko, parang alam mo yun, parang lumalaki yung mga pores ko. And I think nakatulong to para ma-minimize yung pores ko. So guys, papakita ko sa inyo yung current condition ng face ko. Mag-i-insert ako ng clip wherein as in bare face ako, walang nakalagay sa face ko. Pero as of now, ayan, I'm not gonna lie, meron akong blush on serum. This blush on serum is from Charisma. And meron din akong lip tint. So wala akong kilay, wala akong foundation, wala akong tinted sunscreen or what. As you can see, meron pa rin naman ako mga visible na marks. But for me, that's fine. Dahil unang-una, hindi pa rin naman ako tapos gamitin yung set. And also, guys, mas pipiliin ko na yung current condition ng skin ko compared dun sa pinagdaanan ko na nakita nyo naman kanina. At least ito, konti na lang yung i-workout ko. If you wanna purchase Ayesha Beauty Products, magli-link na lang ako sa description box below kung saan shop kayo pwedeng mamili. And before I end this video, guys, gusto ko lang mag-thank you kay Miss Jen Akut for sending me these products. And also, I want to congratulate her kasi may kasunod na yung baby niya. So, congratulations, Ate Jen!
And that's all for my video, guys. I hope you enjoyed watching this video. Don't forget to subscribe, hit the bell button, and like. See you on my next one. Bye!